It is about how we met. Paano nga ba nagkakilala ang Ryko? Sino ba yung naging daan? Ba't kami nagkakilala? Saan kami unang nagkita? Kailan yon? Anong date? Saan? Ito na yon. Balikan natin kung paano nga ba kami nagkita. Sa pinakaunang araw na nagkakilala kami ni Ko. And June 24, 2018. Kakatapos lang namin mag-dinner noon nung best friend ko, si Bruce. Ayun, nandun lang kami sa room. Nagsiselfone ako and siya din nagsiselfone. And then eksakto, pagtingin ko sa phone niya, nakita ko yung video ni Konkon na kumakanta, ganun. So nagulat ako kasi si Konkon, crush ko siya nung mga TMT days pa lang. Like, yung mga nasa She Voice pa siya na singing group. Nung nagpa-viral pa sila before, na-feature sila sa mga segments sa TV, ganun, and nagbo-mall show sila. Napanood ko yung video kasi nila noon before na, ayun, kumakanta sila na nag-viral, and siya yung napansin ko kasi siya yung hindi masyadong kumakanta, tas tahimik lang. Nakot niya yung attention ko, and hindi ko naman siya naging ganun talaga, totally na crush, like super fan girl, like diehard, or inad ko siya, or inista ko siya, hindi naman. Like, parang nung nakita ko lang siya sa video na yun, okay, cute to ah. Ganun. Wow! And then, ayun, nakita ko nga, diba, dun sa cellphone ng friend ko. And sinabi ko, hala, kilala mo yan, B, sobrang long time crush ko yan. And then sabi niya, oo, best friend ko to before, sabi niya gano'n. So sabi ko, hala, tapos hindi talaga ako makapaniwala. Tapos ayun, nagpa-add ako. Ikaw, anong ginagawa mo ba nun? Nakaupo sa couch, tapos nag-phone lang. Tapos biglang nagulat ako kasi makikita niyo naman eh, sa screenshot. Yes, screenshot ko siya. Is screenshot namin, ipapakita namin ngayon na. Tapos inad ko si Ricey. Tapos, nag-wave siya sa akin. So, nag-wave ako agad. Sorry, nag-wave ako. Ewan ko, kasi kilig na kilig ako noon. Like, nung inad ako, tumalun-talun ako noon. Like, sobrang tuwang-tuwa ako talaga. And, ayun, nung nag-wave back siya, sabi ko, thank you for the ad. Tama ba? Thank you. Basta nag-thank you siya. Tapos, thank you din. Tapos, ay pinagsabihin ako ng best friend ko na, ano ka ba, huwag kang ganyan, magpabebe ka, ganyan-ganyan. Huwag mo siyang kulitin, hayaan mo siya kung interesado siya sa'yo. Siya yung magchat sa'yo. And then, ayun, hinayaan ko na. Hanggang dun lang talaga yung convo namin, makikita nyo ngayon ah. Going to the second day, ayan, June 25, 2018 naman to. Kinabukasan to, syempre bumalik yung pagka-crush ko kay Konkon. So, ako, hindi niya naman ako fina-follow. So, in-story ko kasi siya sa IG, that was 12:27 AM. Ano nangyari yung in-story? Tapos, nung in-story niya yun, may mga friends ako na nag-message sa akin. Ayan, makikita nyo. And, hindi lang yun. May nag-send pa sa akin ng Twitter niya, na cover photo niya ako doon. And may tweet ka pa nun eh. Papakita ulit natin. Pugin-pugin na naman si Konkon ngayon. Kasi sobrang naging crush ko talaga nun. Bumalik talaga yung pagka-crush ko sa kanya. So, syempre ako, babae ako eh. So, in-story ko siya. Tapos, ginawa ko pa siyang header sa Twitter. Kasi hindi ko naman alam na may kita niya eh. Kasi hindi niya pa naman ako fina-follow nun. So, nagulat ako na may mga nagsabi pala sa kanya. Na may mutual friends nga pala talaga kami. And isa na dun yung best friend ko, si Jana.